So, good morning. Part 18. Part 18 na tayo. Tuloy part 18, ang continuation ito doon sa chapter 1 ng Revised National Planning Code. Okay? Yung chapter 1 is administration. Binanggit kasi doon planning pictures required. Okay, planning pictures required, ito yung section 108 ng chapter 1. Each building shall be provided with sanitary facilities in accordance with best practice. Best practice for mobility for disabled person as provided in the National Building Code of the Philippines or by other government departments having jurisdiction. So, dito binanggit lang pero hindi naman dinagdagan kung ano yung provisions dito. Okay? So, this is all about batas pabansa number 344, the accessibility law. Okay? Kasi meron mga requirements dyan sa plumbing which is kadalasan is nane-neglect na ng mga sa mga projects natin. Okay? Balikan ko lang yung regarding administration, you know. Ako'y nananawagan doon kasi kung basahin mo yung chapter 1, napakalakas nating mga dalubhasang tubero kung maipapatupad yon yung revised national plumbing code natin. Ako'y nananawagan sa mga master plumber organizations, lahat. Ha? Ano pa ang hinihintay natin? Nandyan na yung plumbing code, revised national plumbing code, which is and approved by President Estrada. Then nanalo na tayo doon sa injunction case against doon sa grupo ng mga engineers na yung paggamit doon sa form na hiwalay na plumbing at sanitary permit, nanalo na tayo sa may decision na sa Court of Appeals. So, ano pang inaantay natin? Ang narinig ko kasi, mas inuuna pa yung plumbing engineer daw, katagal-tagal pa na niyan, makapal pa ang buhok ko niya, pinag-uusapan na yan doon sa mga convention ng NAMPAP. Ano nangyari ngayon? So, mayaan na natin yan. Darating siguro yan. Pero, pag maipatupad itong revised national plumbing code natin, at saka yung revised IRR ng National Building Code regarding the permits, sapat na yun. Malaking tulong na yun sa mga kasamahang dalabhasang tubero. Anong ginagawa ng mga plumbing organization? Kolekta lang tayo ng kolekta ng membership. Wala ang tanong. Tanongin nyo ang sarili natin. May naitutulong ba tayo sa mga membro? So yun, sana kumilos kayo, hindi yung kolekta lang ng kolekta ng membership. Okay? So yun, balikan natin yung tawag dito, sorry ah, at yung accessibility law. So meron dito, pag-usapan na lang siguro natin yung regarding sa plumbing kasi actually, palaging lumalabas to dahil alam nyo yung isang examiner is an architect. Prospero Abiliano, very particular ang mga architects dito regarding accessibility law. Okay? So yon, pag-usapan natin ito kasi parang hindi kasi na-discuss ito. Kung hindi ka mag-research, hindi mo mahanap ito. Okay? So yon, unahin natin dito sa plumbing lang. Itong handrail or grab bar,
So, ang grab bar at least 30 mm to 50 mm. So, 1 1/4 to 2 inches. So, yun yung size ng grab bar dapat. Tapos, at least 2 inches yung edge niya is 50 mm from the finish wall. Okay? Para hindi na maipit yung kamay dyan. Tapos, kung patayo naman, at least 40 mm from the top. Okay? So, yun yung mga sizes. Palagi lumalabas yan. Baka akala nyo. Okay? So, dito tayo sa ibang aspects ng plumbing requirements ng accessibility law. So, washrooms and toilets. Okay? Palakihin natin. Para mabasa natin ng maigi. Okay? Okay. Washrooms and toilet. Accessible public washroom and toilet shall permit easy passage of a wheelchair and allow the occupant to enter a stall. Okay? Close the door and transfer to the water closet from either frontal or lateral position. Okay? Accessible water closet stall shall have at least area of 1.7 by 1.8 meters. Okay? Tandaan, may drawing yan mamaya. One movable grab bar and one fix to the adjacent wall shall be installed at the accessible water closet stall for lateral mounting. A fixed grab bar of both sides of the wall shall be installed at stalls for frontal mounting. Okay. So, yon, nasusunod ba yan? Okay. Ito yung drawing niyan. Okay. 1.7 by 1.8 daw. Okay. Tapos yung fixed grab bar. Yan, nandyan yan. Basahin muna natin to. Okay. So, okay, a turning space of 2.25 square meter with a minimum dimension of 1.5 meters per wheelchair shall be provided outside water closet wall stalls. Okay, nasusunod ba yan? So, although alam naman kasi ng mga architect yan, sila naman nagdo-drawing yan. So, dapat sila ang mag-ano yan. Okay, yun nga problema, palaging nadidiktahan kasi ng kliyente kaya hindi nasusunod na kasi sayang yung space daw. Lita na lang, common toilet, tapos may LGBT pa na ewan ko, ha? All accessible public toilet shall have accessories such as mirror, okay, paper dispenser, towel racks and fittings such as faucet mounted on at heights reachable by a person in a wheelchair. Okay. The minimum number of accessible water closet on each floor level ha, hindi naman nasusunod to eh, or on that part of floor level accessible to disabled shall be one, where the total number of water closet per sex on that level is 20. Okay. We will have a sample computation on this one regarding dun sa minimum picture requirements sa isang building on the next succeeding tawag dito chapters. Okay, so level per sex on that level is 20, okay? And two, where the number of water closet exceeds 20. Okay, two water closets pag nag-exceed ng 20, where per sex on that level is 20, then more than 20, 2 na ang magiging water closet na for disabled person. Okay? So, in order to aid visually impaired person to readily determine whether a washroom is for men or for women, the signage of men's washroom there shall be an equilateral triangle, okay, with a vertex pointing upward. So, yan.
equilateral triangle, vortex painting upward. So vertex painting up, and those for women shall be a circle. The edges of the triangle should be 0.30 meters long or one foot, as should be the diameter of the circle. Okay, this signage should be at least 7.5 mm thick. Naka-emboss siya. The color and gray value of this geometric form should be distinct from the color and the gray value of the doors. Okay, the words men and women or the appropriate stick figure should still appear on the washroom doors for the convenience of police sighted. Okay, note that totally blind could touch the edge of sign and easily determine whether it is straight or curved. Okay, so yon, ito pag lalaki 0.30 ang equilateral triangle, vertex upward. Okay, then should be 7.5 mm thick. Tapos pag babae naman, circle, then 0.30 ang diameter. Okay, so yun yung ano. Tapos meron pa rin siyang distinct color in gray value of geometric shape from door or wall. Okay, so meron alternative location dito. Okay, the maximum height of water closet should be 0.45 meters. Plus control valve shall have a maximum height of 120. Okay, so yun yung mga lumalabas sa exam. At saka dapat kahit hindi nga exam, dapat alam natin yon. Okay, ito yun. Maximum height of lavatory should be 0.8 with a knee recess of 0.6 to 0.7 meters, vertical clearance of 0.5 meters depth and 0.5 meters depth. Okay, vertically knee recess is 0.7 is vertical clearance. So ito yung ano ha, ito yung turning space 1.5 by 1.5, tapos yung door at least 0.8 meters, tapos yung space dito is 1.7 by 1.8, then yung edge ng ano ng water closet shall be not less than 0.30. yung center, siyempre ito yung magpe-prevail, basta 30 ito. Minsan kasi malalaki yung water closet, so ito yon. Okay, so yan, yung grab bar 0.8 by 0.9. okay, ito yung water closet height at least 0.45, yung grab bar dito 0.8, urinal 0.40, yung ano yung lip dito. Okay, grab bar 0.6, then sa lavatory at least 0.8 ang, tapos 0.6 to 0.7 ang ano, tapos depth is 0.5. okay, so urinal should be should have elongated lip, baka hindi umabot ha, or should be ultra tight. The maximum height of the lip should be 0.48. okay, so yun yung mga lumalabas sa exam, at saka dapat alam rin natin yan. So yung iba more on sa architect na ito na trabaho. Although siyempre kasama rin naman tayo engineers and architects, dapat alam natin itong mga minimum requirements and maximum requirements ng accessibility law. Okay, yung batas pambansa number 344. So yon. Okay, sana ngayon kung gusto nyong mag-research pa regarding, maraming nasa net yan regarding accessibility law. So marami na tayong makukuha sa net. Merong mga presentation na ginawa ng mga architects, okay, tulad nito. Okay, by architect Buena Ventura,
So siyang gumawa niya, nasa net na yan, open na, public naman yan, so walang problema. So just ano, tawag dito, yung subscribe lang, subscribe din, sundan ang lahat ng basahin, ulit-ulitin kung kailang ulit-ulitin. Ngayon yung next chapter will be, I think, definition na. So yon yung definition na yon, we will provide also para ma-visualize, we will provide illustration, then explain natin talaga kung ano yung ibig sabihin nun, ano yung gustong sabihin ng national, revised national plumbing code natin. So yon. So salamat dun sa nag-subscribe at saka nag-post ng mga email ad nila, ibig sabihin interesado sila. Okay? So kung hindi interesado, baka nga i-private ko na itong mga videos na to. Those who only subscribe can, yun lang ang pwedeng manood ng mga videos. Okay? So thank you ulit. This is part 18. Part 18 na ito. Part 18. Okay? Thank you.